What's up mga pare koy? Welcome sa ating channel. So for today's video mga pare koy, bali pupunta tayo ng LTO SMC site ngayong araw. Nakita nyo naman sa title kung ano yung ating gagawin doon sa LTO. So mag-renew tayo ng ating lisensya. Today is June 18 and nasa 1 PM na. So tanghali na tayo dahil meron pa tayong ginawa kanina ng umaga. Nasa SRP tayo ngayon. So yung lisensya ko nga pala mga pare ko, bali mag-expire na siya next month. Bali kailangan ko nang mag-renew ng ating lisensya kasi hindi na tayo makakabiyahe. malapit na yung expiration ng ating lisensya. Bali meron pa ako siguro 3 weeks para magamit yung ating lisensya. Bali mga pare ko, papakita ko sa inyo kung paano kumuha ng lisensya or mag-renew ng lisensya ngayon dito sa LTO. So yun mga pare ko, tara samahan niyo ako ngayong araw. So ito yung LTO, so bali maglalakad ka sa labas ng seaside. So nandito siya sa may bandang SRP na. Okay, ipasok tayo dito. Okay, kailangan mo nang mag-medical first bago ulit pumasok doon. No? So, bali kinausap mo yung guard. So kailangan medical muna. Pa-medical muna tayo dito. Okay, so nag-clean na tayo sa sa for medical para sa renewal ng ating LTO license. Okay, so dito muna first, no? Kailangan medical muna bago kayo pumunta sa LTO mismo. Doon tayo sa mga accredited ng LTO magpa-medical mga pare kayo kasi hindi yung tatanggapin sa LTO. So bali 480 yung kanilang medical, so complete package na yung mga pare kayo. No? So bali ako lang yung kliyente. Ako lang isa. So bali sa seaside kasi is madali lang yung pag-process kasi unti lang yung tao. So madali lang talaga yung pag-process dito sa seaside. So kaya yung iba dito nagpapa-renew or kumukuha ng lisensya. So fill up lang tayo ng form mga pare ko. So bali tapos ako na mag-fill up ng form. Pasok lang tayo sa medical clinic. Yes, sir. Okay, so yun, mabilis lang. Nakuha ko na yung ating medical sa para sa LTO. So punta na tayo ng LTO ngayon. Okay, pasok ulit tayo dito. So yeah. Okay, hello sir. Renew. Temperature sa 36.1 ang temperature. Okay. Kanisa, fill up para sa information sheet sa license. Okay. Kailangan tayo ka-chip. So, kailangan natin fill upan to. Yan. Yeah. So, fill up ulit. Okay, so tapos na tayo mag-fill up ng form. Next na tayo dito. Okay, so yes, okay, ma'am. So, yan, hatag lang natin ID. So, ito yung next step. Pagkatapos mo fill up ng form, bigay mo yung lisensya mo. Yan, okay, ma'am. Bigyan ka ng number. Sir, nawag ko na yung number sa counter 2 or 3. Okay, thank you. So yan, may number na tayo. So kailangan natin maghintay sa ating number. Konti lang yung tao talaga dito. Ano? Yan. So mabilis lang yung process nila mga pare ko. So kailangan natin hintayin lang yung pagtawag sa ating number. Okay, so tinawag na yung ating number dun sa number 3 na booth. Yung photo signature. So kinuha lang yung ating papel. So ayan, si ma'am na bahala. So bali yung ating lisensya kasi is updated naman yun. Bago lang ako nagpa-upgrade ng aking lisensya nung I think mga February, no? So updated na yung ating data. Okay, so sign.
Okay, so yan, photo and signature. Okay, so fill up ulit tayo. Ito. So yun na mga parang update lang. So medyo natagal na lang yung pag-process natin sa counter 3 dahil yung ating address is kailangan ulit i-update. Bali hindi na-update yung data natin last. Makita kasi sa system is yung dati ko pa rin address. Dito na kasi ako sa Cebu, kailangan kong magpalit ng address. So dun sa system nila is dati pa rin yung nakikita nila. So nag-upgrade kasi ako nung aking license. Nabigay ko na lahat yung document na kailangan para sa update o pag-update sa aking data. Hindi pa rin pala na-update sa system. Pero yung license ko, updated na siya. So yung pin-update ko na lang ulit. Okay, so tinawag na tayo sa counter 5. So bayad lang tayo dito. So bali na bayaran ko is nasa 700 plus. Okay na? Okay, sir, mag-check ang details kayo. Dito na tapos on. Once mag-print on. Wala naman, sir, yung phone na? Wala naman, pares mag-gapan. Okay, thank you. Okay, so, so yung mga bari ko, tapos na tayo mag-picture. Fingerprint, signature. So, in-update lang yung ating data ulit. And then, pina-double check yung mga data ko kung may mawali. So far okay naman. So hintayin na lang natin yung card natin mga pare ko. Then butangi o PDA, personal driver's license. Tara sir. Okay, so muna natin. Sir. Okay, salamat. Okay. Kuha na natin yung ating lisensya mga pare ko, bali 5 years pa rin yung ating expiration, no? O yung ating lisensya. Bali wala naman tayo naging violation, so wala tayong naging problema. So bali nabayaran ko nga pala sa ating lisensya ay nasa 752.63 mga parikoy. So plus 480, so nasa 1,000 plus yung ating nagastos sa pag-re-renew ng ating lisensya. So ang kailangan nyo lang mga parikoy is yung lisensya ninyo na mag-expired na. Then first yung gagawin is pagdating nyo sa LTO, kailangan naka-medical lang kayo dito sa seaside, no? Then yung process ko kanina yun, nakita nyo naman. So, hindi na kailangan ng valid IDs. Siguro sa mag-renew, no? So, yung dati nyo lang lisensya, yung dadali nyo mga barikoy. Bali, ang pagkuha lang lisensya o pag-renew lisensya is nasa 1 hour lang mga barikoy. So, natagalan lang dahil dun sa ating pag-update ng address. Bali, ang LTO SMC side is nag-open ng 9 a.m. hanggang 5 p.m. Monday to Friday lang. Hindi na kailangan ng TDC or yung certificate galing ng driving school dahil renewal lang naman to. So I think so napabalita is magkakaroon na ng certificate, no, driving lessons. I think by October 2021 siguro yun. And 5 years pa rin. So yung 10 years siguro nasa October na rin siya mag-start mga parekoy ngayong year. So yun mga pare ko, hanggang dito na lang muna tayo. So kita-kits ulit sa ating panibagong vlog. Bago lang sa ating channel, don't forget to click subscribe and click the ring bell button para updated kayo sa lahat ng ating mga i-upload na panibagong video. So yun mga pare ko, ride safe, God bless, and see you in our next vlog. Goodbye mga pare ko.